Naglaro ng basketball si Alston noong high school at college, nag-aral siya sa tatlong magkakaibang kolehiyo. Ang huling kolehiyo na kanyang pinasukan ay ang Fresno State, kung saan sa 33 games, nag-average si Alston ng 11 points at 7.3 assists per game. Ang mga stats na ito ay hindi na masama, ngunit hindi ito ang uri ng mga stats na hinahanap ng mga NBA recruiter. May isang bagay na kalaunan ay nagpamangha sa lahat, at iyon ay ang low-quality mixtape na iniulat na ni-release ng high school coach ni Alston. Ipinakita ng mixtape na ito ang hindi kapanipaniwalang streetball moves ni Alston, kasama dito ang mga killer crossover at iba pang mga mabibilis na dribble moves na nagpapalito sa sinumang defender. Pinapakita rin ni Alston ang kanyang mga skip dribble, dahil dito, nakuha niya ang maalamat na palayaw sa streetball na skip to my loo. Ang video na ito ay humantong sa pagsali ni Alston sa End One Mixtape Tour, na isang team ng pinakamahusay na streetballers sa kanilang bansa na naglilibot at gumagawa ng mga show. Mabilis na pinatunayan ni Alston na siya ang originator at pinakamahusay na magarbong trick player ng End One Mixtape Tour, at gusto ng lahat na mapanood ang kanyang mga highlight. Itinampok ang End One Mixtape Tour sa ESPN at ESPN2. Ang pag-tour nila sa iba't ibang lungsod ay hindi lamang para maglaro ng basketball sa kalye, ito ay para mag-recruit din ng iba pang mga miyembro na sasali sa kanilang team. Ang End One ay naglabas ng 10 volume ng mixtape tour, na tumulong kay Alston na maabot ang kanyang legendary status sa mga street. Ngunit sapat ba ang kanyang skills para sa isang NBA team? Kinilala ng NBA ang kanyang skills at sa second round ng 1998-99 NBA draft, pinili ng Milwaukee Bucks si Alston bilang ika-39th pick. Ang ilang taon ni Alston sa NBA ay hindi naging maganda coming off the bench si Alston sa Bucks sa kanyang unang tatlong taon bago unang na-trade sa Toronto Raptors para sa isang season, at pagkatapos ay sa Miami Heat para sa isang season kung saan binigyan siya ng kaunting playing time. Pagkatapos ay bumalik siya sa Raptors para sa isa pang season, tapos ay napunta siya sa Houston Rockets, kung saan nagkaroon siya ng kanyang personal success. Naglaro si Alston ng 3.5 taon sa Houston bilang starting point guard para sa Rockets, nag-average siya ng 12.6 points, 5.7 assists, at 1.4 steals per game. Siya ay na-trade sa kalagitnaan ng 2008-2009 season sa Orlando Magic upang palitan ang na-injured na si Jameer Nelson. Ginamit si Alston bilang starting point guard at maganda ang kanyang ipinakita, nag-average siya ng 12 points at 5.1 assists per game sa 29 games. Umabot ang Magic sa NBA Finals kung saan si Alston ang naglaro bilang starting point guard. Ang Magic ay nakalaban si Kobe Bryant at ang Los Angeles Lakers, ngunit para kay Alston, ang kanyang magandang ipinapakita ay panandalian lang. Sa isang controversial move, maagang ibinalik ng Magic si Jameer Nelson sa finals, at dito na pinalitan ni Jameer Nelson si Alston sa starting point guard position. Tinalo ng Lakers ang Magic, 4-1, at ito ang simula ng pagtatapos ng career ni Alston sa NBA. Siya ay na-trade sa New Jersey Nets at naglaro lamang ng 27 games bago na-released. Pumirma siya sa Miami Heat at naglaro ng 25 games bago na-suspinde dahil sa hindi pagsipot sa practice at sa laro. Na-suspinde siya ng 1 game ngunit mabilis ito na na-upgrade sa natitirang bahagi ng season. At pagkatapos ay na-cut si Alston, at siya ay naglaro pa sa dalawang magkaibang liga bago nagretiro noong 2012. Noong 2019 nagtrabaho si Alston bilang scout ng Minnesota Timberwolves, at nagpapatakbo din siya ng isang programa na tinatawag na Rafer Alston Elite Basketball Program o RA Elite. Bilang isang player ng NBA, si Rafer Alston ay isang average player, pero bilang player ng streetball, si Alston ay mananatiling legend.